I am ready! GMA Road Watch! Servisyong totoo ng GMA News! At sa puntong ito, alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada. Narito po ang live na kuha sa bahagi po ng EDSA sa Ortigas. Ayan po mga kapuso, yung nasa kanang bahagi po ng inyong TV screens, yan pong nagkakaroon ng kaunting pagbibigat sa daloy ng trapiko. Pero banayad pa rin po naman, yan po yung papunta ng Shaw Boulevard, Guadalupe at Ayala. Yung nasa kaliwang bahagi naman ng inyong TV screens, yan po yung papunta ng northbound po yan, papunta ng Ortigas, Cubao at ng Balintawak. Sa ngayon po yung southbound lane po mga kapuso, nakikita ninyo, nagkakaroon na po ng kaunting pagbibigat sa daloy ng trapiko. Pero moving pa naman po yung mga sasakyan, mas maluwag naman po ang daloy ng trapiko ng mga papunta po ng Quezon City. Samantala, katuwang ang way, silipin natin ang daloy ng trapiko sa C5. Okay, mga kapuso, ito po ang C5. This is Ortigas Avenue, West Service Road. At ito po yung papunta ng CP Garcia. Nakikita nyo po, it's all red. Mabigat po ang daloy ng trapiko. Tinatayang 17 kilometers per hour lamang ang tatakbuhin ng inyong mga sasakyan. At lalo po yung bumibigat pa, almost standstill. Kapag tumawid na po kayo dito sa may ugong Pasig at pababa po hanggang makarating po kayo ng CP Garcia, tuloy-tuloy po ang mabigat na daloy ng trapiko dyan. Ganyan din po yung trapiko na madadaanan po ninyo kung kayo naman po ay pupunta ng Pasig Boulevard. All right. Okay, ang Pasig Boulevard po, mabigat din po ang daloy ng trapiko na mararanasan po ninyo sa mga oras na ito. Tingnan naman natin ang Mindanao Avenue, mga kapuso. Mindanao Avenue, ito po ay nakikita ninyo, mabigat po ang daloy ng trapiko. Yung araw po na ito, itong lane po na ito, papunta po ito ng yung mga malls po sa North Avenue, mabigat po ang daloy ng trapiko dyan, mga kapuso. Yan po ang latest mula sa GMA Road Watch. Maaari nyo rin i-download ang Waze application sa inyong smartphone at sumama sa lumalaking Wazer community. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.